Hi guys, I'm Sandra, a traveler and a content creator. And in this video, iisa-isahin natin yung proseso ng paggawa ng isang travel itinerary. From flight bookings, to hotel bookings, to bookings ng mga activities na gusto nyong gawin. I-share ko rin sa inyo yung mga tips para makakuha kayo ng cheapest flights, best hotel rates, insurance, mga dapat i-download na apps, at other considerations ng isang DIY travel. So first is flight bookings. Alam naman natin na yung best time to book a flight is tuwing Piso Fair Sale. So usually ang nag-offer niyan ay Cebu Pacific at AirAsia. Usually ginagawa nila yan tuwing double digit sale, meaning 1-1, 2-2, and so on. Kung mag-a-avail naman kayo ng additional baggage, I suggest na kung marami naman kayo, isang tao na lang yung mag-avail ng baggage sa inyo, tapos yung mga sobrang yung gamit, pagsamasamahin nyo na lang doon para mas makamura kayo. Anyway, nakakapili naman sa pagbubok ng flight kung gaano ka bigat na additional baggage yung balak nyo kuhanin. Kung hindi nyo naman balak mag-avail ng extra luggage, I suggest na mag-backpack kayo. Kasi bukod sa kasya dun yung laptop, marami pa kayong mailalagay. And based on experience, yung winiway lang naman nila is yung maleta nyo. So make sure lang na 7 kilos yung maleta nyo. Tapos yung excess ng 7 kilos, ilagay nyo na lang sa backpack nyo. Kung hindi kayo sigurado kung ilang mga damit or gamit yung pwede nyo ilagay sa 7 kilos or ano-ano yung mga gamit na allowed sa isang carry-on luggage, gumawa ako ng video niyan. So ilalagay ko yung link dito sa taas. Pwede niyong panoorin to after ng video na to. Pagdating naman sa number of bags, mas mahigpit sa Cebu Pacific. Kahit na mag-avail ka ng luggage, hindi pwedeng mag-exceed sa dalawa yung bags na pwede mong dalhin. While kay AirAsia, regardless kung gaano kadaming bag yung dalhin mo, okay lang basta hindi ka mag-exceed dun sa weight limit. Next is hotel bookings. TripAdvisor yung site na ginagamit ko para makompare ko yung price difference ng iba't ibang mga third-party sites. Personally ako, kapag nagbubuka ko from a third-party site ng isang hotel, Agoda yung ginagamit ko. Pero kinocompare ko din muna siya dun sa presyo pag direct nag-book sa hotel. Minsan kasi yung mga hotels nag-offer sila ng promos kapag directly ka nag-book sa kanila. Katulad ng early bird promo kapag months ahead ka nag-book ng accommodation or long stay promo kapag minsan 1 week or more ka magsistay sa kanila. Isa pang advantage ng pagbubook directly sa hotel is kung magkaroon kayo ng adjustments sa trip nyo, mas madaling kausapin yung hotel than a third party site. Pero bago kayo mag-book ng accommodation or ng hotel, make sure basahin nyo muna yung mga recent reviews mula sa Agoda at saka sa Facebook. May mga instances kasi na yung mga pictures na pinapakita sa iba't ibang sites or even sa Google, mga outdated pictures na. So, akala natin ang ganda-ganda niya pero pagpunta natin doon, 10 years ago na pala yung picture na yun and luma na yung itsura ng hotels or other accommodations. For convenience, pwede nyo rin tanong sa hotels, resorts, or accommodations nyo kung nag-offer sila ng airport transfer para hindi na kayo problema kung paano kayo pupunta from the airport to the hotel. Booking of activities. Sa pagbubook ng activities, especially for international travel, yung ginagamit kong app ay Klook. Ang maganda sa Klook, discounted yung mga prices ng activities na ino-offer nila. At bukod doon, pwede ka pa mag-earn ng points kapag nag-iiwan ka ng review sa bawat activity na binubook mo sa kanila. Kung wala kayong idea sa mga activities na pwedeng gawin dun sa pupuntahan nyo, usually yung ginagawa ko, nag-check ako ng Klook, tinitingnan ko kung ano yung mga tours and other activities na in-offer nila doon. Tapos, nililista ko kung alin doon yung mga interesado ko para makagawa ko ng sarili kong itinerary. Pwede rin kayong mag-check ng Google. So, itatype nyo lang, things to do in blank. Mula doon, pwede nyo nang malaman kung ano yung mga pwede nyong gawin. Isa pa sa pwede nyong gawin, kung wala kayong idea doon sa pupuntahan yung lugar, i-check nyo yung mga agencies na nag-offer ng packages sa specific na lugar na pupuntahan nyo. Tapos, pag nakita nyo na yung itinerary nila, pwede kayong mamili kung alin lang doon yung mga gusto nyong puntahan. Kapag naman mag-a-avail kayo ng mga local tours, tandaan nyo na may dalawang klase ng tours. Isang joiners at isang private. Yung mga joiners, usually, mas mura yun kumpara sa private kasi may kasama kayong ibang grupo kapag yung joiners tour kayo.
plus, nakaayos na kagad yung itinerary and meron na kayong time limit per specific places. Pag private naman, kayong bahala kung saan nyo gustong pumunta at kayo masusunod kung gaano katagal nyo gustong magstay sa isang lugar. Kung balak nyo mag-private tour, yung pinakamurang paraan ay mag-rent a car kayo. Lalo na kung may nagmamaneho sa inyo, makakatipid kayo dun sa rate versus meron kayong driver na kasama. Sa paghahanap ng car rentals, usually chinecheck ko yung DIY Travel Philippines na Facebook group para makakita ko ng mga reviews from other travelers na nanggaling na rin sa lugar na yun. Isa pa sa mga consideration kapag gumagawa kayo ng itinerary ng mga tourist spots or mga activities na pwede nyong gawin sa isang lugar is kung magkano ang entrance fee sa bawat pupuntahan nyo and kung gaano kalayo yung mga tourist spots sa isa't isa. Kasi minsan may mga lugar katulad ng Bohol halimbawa na magkakalayo yung mga tourist spots niya. Therefore, kailangan nyo i-take into consideration yon kapag gumagawa kayo ng itinerary. Isa rin sa madalas nakakalimutan pag gumagawa ng itinerary ay kung saan kakain. Kasi minsan, maglilista lang tayo ng mga tourist spots tapos nakakalimutan natin i-consider na magla-lunch na pala tayo sa gitna ng mga tourist spots na yon. So, I suggest na i-check nyo yung Google Maps at tignan nyo kung saan yung pinakamalapit na kainan dun sa lugar kung saan kayo matatapat na lunch time. Pero bago nyo i-finalize kung saan kayo kakain, I suggest gumawa kayo ng mga options ng kainan and then magbasa kayo ng reviews or manood ng vlogs para makita nyo kung alin sa mga options nyo yung pinakasulit puntahan. Katulad na lang nitong ginawa naming food review sa Baguio. Travel insurance. Sobrang importante guys ng travel insurance lalo na kapag babiyahe kayo abroad kasi sobrang mahal ng healthcare sa ibang bansa. Kung wala kayong idea kung magkano yung travel insurance for a week's trip na around 1 million yung coverage para sa inyo, nasa less than 1,000 pesos lang yung kailangan yung bayaran. Yung iba nag-offer ng packages na hindi lang hospitalization yung sagot sa inyo. Pwedeng lost baggage or lost documents, hijacking or other unforeseen circumstances. So, depende siya kung ano yung in-offer ng travel insurance company na makuha nyo. Yung mga companies na na-check ko na nag-offer ng travel insurance ay AXA, Pacific Cross, at Safety Wing. Although yung Safety Wing ay isang international travel insurance company, so hindi ako sure if may advantage or disadvantage siya kapag magki-claim ng insurance. Yung nabook ko pa lang among the three ay Pacific Cross, pero hindi ko pa naranasan mag-claim ng any insurance sa kanila kasi thankfully wala naman nangyari sa akin sa previous flight ko. Kung credit card holders kayo, I suggest na i-check nyo din kung nag-offer ng travel insurance yung credit card companies nyo. Kasi for instance, for BDO Gold, kapag ginamit mo yung credit card nila sa pagbubok ng flight and makareach ka ng certain amount, covered ka na automatically ng travel insurance nila. Ngayon naman, i-discuss natin yung mga must-have travel apps na dapat nyo i-download pag bubiyahe kayo. Isa sa mga apps na dapat nyo i-download pag magte-travel kayo ay ang Cloak. Tulad na nabanggit ko kanina, nag-offer yung Cloak ng mga discounted prices ng mga activities, tours, hotels, mga SIM cards, airport transfers, and other things na kailangan nyo sa isang pagte-travel. Next must-have app is AccuWeather. Para maplano natin maigi kung ano yung mga activities na pwedeng gawin according sa weather ng mga araw ng alis natin. Next is, i-check nyo kung merong app yung mga hotels na pagbubukan nyo. Minsan may mga hotels na may sarili silang apps kung saan makakakuha kayo ng discounted prices or makaka-accumulate kayo ng points kapag nag-book kayo sa kanila. Ang example nito ay Henan, kung saan pag naka-reach ka ng certain points, pwede mong ipang-claim as free accommodation sa isa sa mga resorts nila. Next app to download, especially kapag magbibiyahe kayo internationally, ay ang Google Translate. So I'm sure familiar naman kayo sa Google Translate, pero kung hindi nyo alam, may feature din yung Google Translate na pwede kayong mag-scan ng images na nakasulat sa ibang language at kung saan niya itatranslate yun into English para mabasa nyo yung mga written language. Kung pupunta naman kayo sa amusement park abroad, ang dapat nyong i-download ay yung Disneyland app at Universal Studios na app. Itong mga app na to, dito nyo makikita kung gaano kahaba yung pila sa bawat rides, kung ano yung mga rides at shows na available, at kung ano yung mga kainan na malapit kung nasaan kayo dun sa loob ng amusement park.
kung magko-commute naman kayo abroad, importanteng i-download nyo din yung mga local transportation apps ng iba't ibang bansa katulad ng Singabus ng SG or ng MRT app ng Hong Kong. Dito, makikita nyo yung stations, yung oras ng dating ng bus at train, at yung mga transfers para makarating kayo sa iba't ibang lugar. Other considerations for international travels. First is money changer. Meron kayong apat na options kung magpapapalit kayo ng pera. First option is magpapalit kayo sa money changer katulad ng Tivoli or Sharina na apparently yun doon may pinakamurang exchange rate sa mga money changer dito sa Pilipinas. Second option is magpapalit kayo sa banks kung saan kayo may account. Based on experience sa BDO, bago ka makapagpapalit, kailangan account holder ka, dadalhin mo yung passport mo at yung flight itinerary mo. Remember na kailangan din magsabi kayo sa kanila, usually a week or two in advance. Kasi kung hindi US dollar ipapapalit nyo, hindi readily available yung currency ng mga pera sa kanila. Option 3 is yung ginagawa ng iba na nagpapapalit sila ng US dollar sa Pilipinas and then humahanap sila ng money changer abroad. Tapos nun sila nagpapapalit kasi daw, sabi ng iba, mas mura. Pero hindi ko pa siya na-try, so hindi ko masasabi kung alin yung mas sulit. And yung fourth option is magdala ng debit card sa ibang bansa tapos doon mag-withdraw sa ATM machine. Although personally, I don't recommend this option kasi kapag hindi tinanggap yung debit card mo or kainin ng ATM machine yung debit card mo, aberya siya. So, I don't recommend this option. Another consideration for international travel is voltage outlet. Iba-iba kasi yung saksakan sa iba't ibang bansa. So, I recommend buying a universal adapter. Around 500 siya nung nabili ko siya before. Hindi ko lang sure kung magkano na siya ngayon. Pero, available naman siya sa Shopee or Lazada. And finally, yung pinaka-importante consideration for international travel ay yung passport at inyong visa. For passport, kailangan nyo siguraduhin na valid yan for 6 months from date of departure nyo. At i-check nyo din yung passport nyo. Kailangan walang stain, walang punit, walang fold, walang other unnecessary marks. Kasi baka hindi kayo palabasin or papasukin ng bansa. For visa naman, kailangan nyo i-check kung ano yung visa requirements ng bansang pupuntahan nyo. May iba na kailangan apply ng visa months ahead. May iba, visa on arrival, while yung iba naman, visa free. Pero kahit na visa free yung bansa pupuntahan nyo, I suggest na maging prepared pa rin kayo in case nahanapan kayo ng documents ng immigration officer. If you would recall, early this year, sobrang dami na offload, especially ng mga female travelers na solo Pinay kasi napagkakabalan sila na magti-TNT. So ano nga ba yung mga documents na kailangan yung i-prepare para maiwasan yung offload sa immigration? Number 1 is COE or Certificate of Employment. Nahihingi yan sa mga employers nyo or sa companies nyo. Number 2, kung pupasok kayo sa office, pwede rin kayong mag-print ng approved leave form. Kung wala naman kayong trabaho at the moment, pero previously may trabaho kayo, pwede rin kayo mag-prepare ng ITR. Kung wala kayo ng lahat ng nabanggit ko kanina, pwede rin kayo mag-prepare ng bank statement nyo para patunayan na capable kayo bumiyahe sa ibang bansa at may panggastos kayo. Bukod sa mga nabanggit ko, kung nagbabayad din kayo currently ng bahay, lupa, or sasakyan na may iiwan dito sa Pilipinas, pwede rin kayong magdala ng patunay na binabayaran nyo yung mga yun para makapag-establish kayo na babalik kayo dito sa Pilipinas at wala kayong dahilan para hindi bumalik. Pag natapos mo nang asikasuhin lahat ng diniscuss natin sa video na to, makakagawa ka na ng detailed itinerary at budget para sa trip mo. Thank you for joining me today, guys! See you in my next video!